10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Yan, so ayan, nagbabalik po kami. So it's General Tuna and Drain once again for our last and final series. And ngayong day 2 ng ROG Masters, it's Optic Gaming versus Penta Sports. And eto na, nakita na natin ito tulad ng sinabi natin kanina na 2-0 ng Optic yung Penta. At nagtatanong, wala si Misery? Yes po, si Saksa. Si Saksa na yung isa nila. Naglalaro para sa kanila. So, eto na. Let's go to our draft, mga kaibigan, kasi kanina pa nagsimula ito. Yep. And Optic Gaming, Ogre Magi, and Brewmaster, Penta Sports, Witch, Doctor, and Undying. So, the typical European draft. Undying, Witch, Doctor, this sustained duo. Pero dito naman sa Optic Gaming, nakita naman natin ulit yung Brewmaster ni Zai. Brewmaster niya, 2-0 out of, bale, 2 games. Dalawang beses siya nag-brewmaster, parehas panalo. Tapos yung pinakamagandang, parehas, 16 assists yung dalawang laro. 7-1-16 yung mas maganda niyang standing. And for Penta, yun na nga. 5 seconds remaining. For Penta, magiging mala-impacto yung sustain. The Witch Doctor and Dying Combo, lagi natin yan nakikita. Natakot nga ako, baka may Omni, pero first ban pala ng Optic Omni. Natatandaan, lagi natin din matatandaan talaga yung tatlo na sustain. Witch Doctor and Dying Omni, yung mala-impactong combo. Pero nakita din nga natin na kumbaga pinick din yung Doom para naman dun sa Primal Split ng Brewmaster. Kanina, nakita natin ng ganun, diba? Kaso di nga lang... Di nag-work? Di rin masyado naging effective. Di rin nagamit kasi marami silang dapat i-Doom eh. Hindi lang Brewmaster. Again, best of three. Itong laro natin. Nag-aantay tapos na sa finals, kung yung, sinong Empire. Mananalo, inaantay na ng Empire doon. Tapos yung matatalo naman, laglag na. Uwi, mga kaibigan. Alright. So, sabi dito. Ayan, nagpapa-shoutout. Ayun, si Holy. Ayan, 07. Hindi ko na babasahin yung buong pangalan mo. Pero Phantom Lancer will be Optic Gaming's 4th pick. Penta naman dito. Bina nila dito yung Gyro, Morphling, Sand King, Kotal, and Winter Wyvern for Optic, Omni Night Mage, Bane, Razor, and Vegetable Spirit. Pero may Medusa. 70 minutes. De, pero may Phantom Lancer. Oh, meron namang Phantom Lancer. Phantom Lancer. Pang-ubos naman ng mana. Pang-ubos na mana. Isang diffuse, kumbaga, diffusal blade na build din para naman dito sa Optic Gaming. Go Penta Sports, nakasalala yung Arcana kasama ni Marca Gonzalez. Problema natin dito will be Medusa, the naturally tanky na Medusa, and with the dalawang sustain. So ito yung magiging makulit sa side ng Optic. So everything, it depends sa final pick nila. Best of three. Pa, bukas pa yung finals na best of five. Nag-aantay na yung Team Empire. Team Empire. Pero ito, Team Verso. Ayaw na nilang dagdagan pa ng another tanky option yung Penta. Kaya they picked out the Timberso. Laglag na exec, yes. Tinalo sila ng Penta kahapon. 2-1. So ito, Penta onto their 5th and final ban. So antayin lang natin. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin dyan via Twitch and Facebook. Shoutout din sa Asus Republic of Gamers. Ayan, Asus number one for giving us the opportunity na i-cast itong ROG Masters 2017. Again, Optic Gaming. Nakita na sila nung group stage at na 2-0 nila yung Penta. Gano'n ba kadali natapos yung group stage nila? Mabilis lang din. Pero ang gusto ko rin makita dito yung GPM ni Pycat. Kasi yung alam naman natin na noong DI1, etong si Pycat yung nagkaroon ng highest GPM. Pero yung place nila 7 to 8 lang. Pero sa lahat ng players, siya yung may pinakamataas sa GPM. Saka siya rin yung nagkaroon ng first rampage ever in competitive Dota 2. Sa match nila between OK Nirvana and Virus Gaming. Noong DI1 din siya. Radiant Team pick. So, Underlord, Abyssal Underlord yung magiging final pick ng Penta. So,
tatlong tanky na hero. Tapos pwede pang mag-build naman ng Jesus sustain din coming from the Underlord. Tapos yung... Naku. Kahit di na nga siguro siya mag-build ng sustain eh. Mm-hmm. Pwede na siyang gumo ng wave clear na item like the Radiance tulad na nakita natin ginamit ng Team Secret. Pero eto na nga, Ogre Magi, Brewmaster, Bounty Hunter, Phantom Lancer, and Sniper up against Witch Doctor, Undying, Doom, Medusa, and Underlord. Ang magiging labanan dito, the sustain and the tankiness of Penta and of course Optic Gaming, kung paano gano'n nila kabilis damage output down. Damage output damage coming output from Optic Gaming, kung paano nila din huhulihin yung CCNC na Sniper. Kailangan kasi lapitan nila yon. Tapos naman, yung palos din naman na Pycat na manguubos naman ng mana neto ni Oliver. Dito na magkakaalaman mga kaibigan. It's game number one. Optic Gaming versus Penta Sports semifinals ng ROG Masters. Matatangkad din yung hero ng Penta. Matatangkad. So, eto na nga po mga kaibigan. Dire-diretso po tayo sa ating game. And, technical post lang po muna tayo. Again, shoutout nga para sa mga nanonood dyan. I'm General Tuna. Kasama ko ngayon si Rain. And we will be your casters for the rest of the series. Eto na, tingnan natin yung unang kita nila kung gaano kabilis natapos sa matches. Alam pa yun yung 20 minutes eh. Ha? 20 minutes. Group stage. This one. Hindi, yung group stage. Group stage. Sa taas na. Matches. Tayo. Show. Ayun. So, Optic Penta. Game 1, 27. Diba? Game 2. Parehas 20 minutes. Parehas 20 minutes. To 20-something. So, may expect ba natin ganun din kabilis? And, tiyan mo yung picks ng Penta dito. Malayong-malayo sa picks nila nung dati. Pero dito naman sa Optic Gaming... Ayun, wala ang Morphling, binanyo Morphling, binanyo yung Kotl. Pero meron pa rin silang WD. Pero ayan, pakilala muna natin sila. So pakilala na agad natin mga kaibigan, uumpisahan ko na. Agad, sa Optic Gaming, it's CNCC sa kanyang Sniper. CCNC, sorry. Sa kanyang Sniper, Zai sa kanyang Brewmaster, Pycat Phantom Lancer, Saxa Bounty Hunter, and PPD sa kanyang Ogre Magi. Sa Penta naman si RMN sa kanyang Witch Doctor, Boogie Underlord, Oliver sa kanyang Medusa, 9 sa Doom, si DNZ naman sa kanyang Undying. Dito na. Palag-palag na to mga kaibigan. Sama-sama jutsu. Magiging strategy ng Optic Gaming nung dito sa umpisa. Pero yung Sniper will be isolated along with the Bounty Hunter na ayan, inbi-inbi lang. The rest of Penta naman yun din ang ginagawa. Securing the Bounty Runes. So magiging matchup natin dito. Mid lane Medusa up against the Phantom Lancer. The battle begins. Yan, nagkakitaan lang. Agawan ng Bounty Rune. Pero ayaw na nyo nang ibigay. Carry Doom. Selfish. Carry Doom ba? Nine. I think yes. Hindi. Mid lane si Nine eh. Yeah. Kumbaga parang... Pero nilagay Oliver. Nila si Oliver sa mid lane. Diyan mo naman yung mga right click dito ni Saxa. Oliver almost kumalahati yung buhay. So mid lane. Okay. CCNC. Will be the mid lane sniper. Antayin natin kung may magbe-baby-baby sa kanya dito sa may mid. Bottom lane, nandun, Pycat. Meron. Nandun si Ogre Magic. So, inuna dito ni RMN is yung heal. Kasi pag it's PPD and CCNC bottom lane, may nagkakahabulan agad yata dun. Saksa, inahabol ni DNZ. Tapos, Pycat. Dun naman sa taas. Yun yung passive nating lane. Yep. Yung ating 9 at saka si Zai naman. Lagi natin nakikita sa kanyang Brewmaster. I think comfort pick na rin dito ni Zai. The former EG player. Medyo pagdating sa last hits dito, palag-palag yung dalawa. Si CNC and Oliver. Habang si RMN, nag-iikot-ikot lang. Mamaya pa yan siya siguro makakapag-secure ng makakapag-go for kills pag nakuha niya na yung kanyang coconut. Going for the creep pool. Mostly sa mga supports dito ng Optic Gaming nasa may bottom lane. Sila muna. And then there goes DNZ.
just spamming yung kanyang decay. Ganda ng pagkaka-flag dito ng Void. Yan na. I-ignite onto Boogie. Pero it's going to take more than that one para masyadong mapa-atras yung si Boogie. Di basta-basta a-atras yung Underlord. Pero sobrang walang nangyayari dun sa mapa natin. Hindi katulad ng mga yung last series natin na sobrang bugbuga naman. Dito naman talaga farm kung slow farm yung magiging farm. Series natin. Kasi nga yung mga heroes, hindi katulad nung kaninang game, kaninang series na yung mga heroes, kailangan nila ng levels. They don't need items. Pero ito kasi, they need items. That's why kailangan nilang last hits lang ng last hits yung gagawin nila dito. Makukunan pa ng bounty rune. Meron na siyang Jinada. Pero piniping out siya dito nga ni Sakta. Ah, there goes the Thunderclap. TP out. RMN, makakatakas ba? And yes, he will. Grabe rin kasi yung sustain eh. Siya, di rin naman enough yung damage siya para doon. And then, inuna kasi yung Thunderclap. So, rekta-rekta. Habang CCNC on the mid lane with Oliver, iniwan na ng mga supports nila. And nag-concentrate dun sa may top lane na what's supposed to be passive lane natin. Ayan na naman, DNZ. Zino-zone out lagi dito si Zai with the decay. Okay, spam decay lang gagawin ng kuya natin dito. Ayan na naman, ayan na naman. Si Saksa, yun na yung gagawin. Every time mag-cooldown yung Jinada niya, ra-right click yan. Bottom lane na naman yung naging passive dito rin. Pero doon sa, ayun ah, yung Ogre tsaka yung WD. Kakitaan sila. Pag-right-clickan eh. Pero back na rin daw. Nangyari dito, naka-bloodlust. Ayun, naka-bloodlust ka naman pala. Mamaya, magiging tulong din yung bloodlust na kay Sniper. The question is, paano, gaano kalaking tulong? Saksa. NB na naman, providing excellent vision para dito sa ating optic squad. Death tax. Abang si Boogie falling below 50% health on the bottom lane. Pero sobrang kalmado ng mga laning natin dito. Sa last hits at saka denies naman, nanguna pa rin yung Underlord. Sumunod naman yung Brewmaster. Tatlo sumusunod dito from Optic Gaming. So far, so good coming from both teams. Wala pa silang casualty. DNZ, makikipag-right-clickan with PPD. Pero hanggang dun lang. Mang Zai naman, eto na yung ginagawa niya. Trigger happy na siya sa kanyang Drunken Haze kay 9. Miss. Nag-miss yung kuya mo dito. Pero nako po, on to the mid lane naman. Hindi umaalis si Oliver dyan. Sabi niya, basta iwanan eh. Kasi, kumbaga, sustain lang talaga yung pwede nila i-provide kay Oliver. Buti na nakapag-shield yung courier. Ikan pa, pero 9 will take down the Brewmaster dito sa may top lane. Oo nga, nakuha siya doon ni TNZ at saka neto nito. Zai, kanari, lalakad daw dito pabalik. Ayun din, mag-TP siya pabalik. First blood will be secured by Penta. Habang si Saksa, ikot-ikot na lang muna sandali sa may mid lane. While CCNC standing at 4th sa ating net worth. Tingnan mo yung net worth natin. Why? Oops. Why? Ayan. Nang-apan na siya. Habang si Zai dito, balik after na sa top. After niya makuha yung kill dun kay Zai, siya na yung biglang nanguna dun sa ating network. Tsaka, the Drunken Haze nga rin siya, kagaya ng sinasabi mo, kaya din di siya masyado nakapag-farm kanina. Now, Saksa. Standing at level 2, mga kaibigan. Gahanap ng way dito para i-zone out si 9. Pero naku po, something's happening. Like, nagkakita niyo na si PPD at si nakita niya lang na no, nagpa-farm din. Pero yung Phantom Lancer natin, dahil nga na kumukuha ng sa neutrals naman itong si UD, siya naman yung nagpa-farm sa lane. Parehas naman na Soul Ring para dun sa ating dalawang off-ring, yung inabot naman na kanilang mga kanya-kanyang manok. Ang magiging factor lang dito sa dalawang teams, kung sinong hero yung mag-online una. Yung Medusa or yung Phantom Lancer. Pero kasi di lang basta-basta pwedeng pabayaan kasi meron ding sniper na pwedeng magkukulit din coming from Optic Gaming. So isa pa,
pag nag-free hit yung sniper, lagot. Kailangan din na makita nila, pero... Si Nine, napatay naman siya doon. Nagamit niya din doon yung kanyang... Nagamit din siya yung Primal Spear. Hindi natin na bantayan yun. Sobrang bilis ng pangyayari, mga kaibigan. But then, on to the mid lane. Paparating dito yung ating Bounty Hunter. Nandito na nag-focus yung mga supports ngayon ng Optic Gaming. Binibait out din nila si PPD. Na, may assassinate. Ang zone out lang din, pero nag-pinap niya yung mana shield niya agad. Rekta. Habang CCNC will advance dito sa may mid lane. Pero at tatlo pa rin, ha? Palag-palag pa rin. Maganda yung rotations dito ng mga supports ng dalawang teams. Walang lane na napag-iiwanan. Lahat ng lane binibisita. Eto na naman si Saxan. Ako na Dayward. Nag-ping sila. Sabi, baka nandito. Tingnan naman si CNC again. Going after Oliver. The right clicks are coming in. PPD is there. At assassinate. Hindi na nga kailangan. Pero yung coconut, pinato dito. Nung ating witch doctor. Zai will be taken out sa may top lane. So, palag-palag lang. Gusto na rin nalang kunin tong first tier top tower ng Optic Gaming. Pero 8 minutes in, 2-2 yung score natin. Tapos yung less than 1k gold advantage nandito pa rin sa Optic GamingRadiant's top tower is under attack. Pero nakotihan mo naman yung si Boogie. Nira right click at magbe-bail out na lang muna, mga kaibigan. Aabot ba yung damage? And it won't. Sayang, isang 8 na lang. Yun, oo. Tsaka nandun na rin si Saxe. Si Saxa. So, isang, I think isang, ayan, isang shuriken tos, mga kaibigan. But Oliver will still stay on the mid lane while CCNC now standing at level 7. Magpi-face boots na rin dito yung Medusa. Naunahan pa siya na mag-face boots nitong sniper, pero top 2. Sa dalawang nangunguna sa net worth coming from the side of Optic Gaming. Yan naman, balik na naman si PPD sa may mid lane. As long as PPD plus yung si Saxa nasa mid lane, dire-diretso yung arangkada ng OG. Ayan na, Optic Gaming. Ayan na, Saxa nandito na rin. Pero kung meron kang ayaw na mag-snowball sa early game, sniper yun eh. Alam naman natin kung gano'ng halayong range siya sa yung mga free hit. Ayan na, Oliver yung target. TP's coming in onto the mid lane, mga kaibigan. There goes Zai with the Thunderclap. Primal split kinumit, pero yung sustain galing sa dalawang sustain heroes nila, mga kaibigan. Nine, grabe, zone out si Saksat at si CNC dito. Habang si DNC binabanatan. Sobrang dami nilang target. This will be a failed encounter kapag nangyari. Sobrang laking sustain. Ano naman, Arimen, pull, mabubuhay pa. Sobrang gulo din kasi ng mga ginagawa nila eh. Napopopulahan ang buhay nilang lahat, mga kaibigan. Underlord, same thing. Mamamatay si RMN. Well, the Underlord with a speck of life left onto the bottom lane, mapapa-atras nung ating Phantom Lancer. Maganda sana yung pang-zone out ni Nine eh. Dalawa yung napa-atras niya sa Optic Gaming, yung si Saksat, yung sniper. Pero bigla, wala siyang nagpa- doom. Oo, wala nga lang siya. Nag-TV siya na wala siyang doon. Talagang pang-respond. Responde lang. Invisibility. Sino yun ang assassinate? Wala, binaril na lang. Si DNZ. Ayun. So Medusa will transfer doon sa may top lane. Sniper will stay on to the bottom lane, mid lane. Pero yun na. Scan lang muna yung Dire. Well, no objectives will be taken. After 10 minutes, Saksa, naka-envy DNZ, naka-envy Srun din. Sabi dito, merong nakakainis ng mga heroes dito sa may top lane. Pero Tombstone, binato ni DNZ. Nako po, na-soul rip pa. Meron silang detection eh, napop na rin yung dust. Saksa, kailangan niyang tumakbo dito, mga kaibigan. Mystic Snake, hinahabol pa siya ng zombie. DK, binato, Saksa, one more hit, envy. Nag-expire na. Pero nga lang, napag-iwanan yung mid lane. Kaya CCNC. Tinake naman niya yung advantage para naman mag-push down here. One tower dun, sige na. And that extends their lead to 2k net worth. While bottom lane dun din, gumanti rin yung Penta. Kasama niya dun si Nine. Fortifications will be popped sa side ng Optic Gaming at i-deny na lang nila itong top tower. CCNC. Maghahanap-hanap na naman dito ng mabiktima. Vanguard agad.
Vanguard yung Underlord. Pare-parehas kasi silang free farm eh. Din, pero saksa ngayon, meron ng track. And I hope eto for Optic Gaming, eto yung malaking, magiging malaking tulong sa kanila. Pero online na yung Doom, ha? With Boogie. Onto the bottom lane, nandito rin si RMN. TP is coming in. Zai is there as well. Saksa. Yun na, primal split na. Kinumit na nga, pero naku po. Eto yung target nila agad, si 9. Para di na mapagbigay ng Doom. Na-track, na-stun, bailout by Boogie mga kaibigan. There goes the Yules. Sasama si 9, pero naku, makaka-bailout agad dito yung Penta. Dapat dun ang sinayclone na lang nila, yung nandito sa labas, yung Doom, tsaka yung WD para di makalapit. Dito naman sa may top lane, si 9 naka-track pa rin. Yung magiging nakakainis dito, if you're OG or Optic Gaming, yung bailout lagi ng Underlord. Ayun, Herbs. Ayan, Professor Herbs. Ingat. Ingat pa uwi. Mag-ingat sila sa'yo. Na. Pero Zai, nasayang yung kanyang primary split kanina. That could have been good kills. Yun lang. Tatlo nga sana yun. Kung totoo siya. Tapos hindi pa naibitaw rin yung Doom dun kanina. Daw, Pycat. Going for the Diffusal Blade. Para naman dun sa Medusa, ubusan talaga ng mana. Slow-paced yung game natin dito rin, ha? Game number one. Kasi talagang kita mo naman yung mga heroes nila, puro kailangan ng item din. Pero ayan, dito sa mid lane naman, mukhang magkakaroon naman ng suntukan yung mga heroes natin. CCNC going for the right clicks, but TNC will be taken out. RMN will fall as well. That's dalawa for Optic. Dalawa, that's two! Kumukonyo na ako mga kaibigan. Double kill nga yan para kay CCNC. Dalawa. Pero ito namang si Zai, nagpa-farm lang naman dun sa bottom lane. Going on the way the drums. Drums. And Earn, makukompleto na dun ni Saksa. Habang CCNC. Dito lang sa may mid lane, yun lang. Ano pa yan? Blood Madness. Lust. Plus Bloodlust. Sobrang bilis ng right click dito ni CCNC. And Penta has to watch out dun sa damage output. Pero yung Medusa natin na nahihirapan siya, nag-opt na lang siya mag-farm dun sa mga neutrals. Kaso nga lang, nasa pang-anim siya. Yes, pang-anim. Network. And siguro alam na rin ng Optic na if you're up against the Medusa, kailangan lamangan nyo siya ng napakalaki. Kailangan nyo siyang lamangan. Kung totoo siya, huwag nga lamangan. Kumbaga tapusin agad nila baugin, yung game. Baugin, oh, baugin nila. Oo. Baugin agad nila ng umpisa pa lang at end it early. Para hindi na agad mao mag-online. Pero maganda yung gold na distribution dito sa side ng Optic Gaming. Ayan na, Pycat will take the top tower. Tabang nagsastruggle dito. Pero naku, Boogie. May ispatan si CCNC dito sa may shrine area. Di nila alam. Pero kailangan na rin nila mag-back doon kasi medyo malalim. Tapos medyo malayo din yung mga kasama niya, yung Undying at saka yung etong sinay. Opo, CCNC. Hindi siya dapat pwedeng mag-asim dito sa may mid lane. Kasi nakaabang lang dun yung ibang hero. Pero naku, Saksa will spot out 9 mga kaibigan. There goes the trap. DNZ will drop the tombstone. DNZ with a sustain. 9 will be taken out. Grabe yung right click damage ni CCNC. Pero naku po, pitong malis. Kinumit dito. Primal split going for Zai. Pero dalawa rin yung mapapatay dito ng Penta Sports. Hindi patapos ang laban mga kaibigan. Sniper is right there pa rin. Pero bailout na dito yung Penta. Naku po, sama lahat pa uwi sa bahay. Pero dahil din doon na nakapag-bailout, sila din na maganda. Magkakaroon naman ng Crimson Guard yung ating Underlord. Naku, may nagtitig sa may top lane yung Underlord going after Pycat. Naku po, Pycat may Diffusal at may Boots of Travel na sunod. Pero grabe nga yung, kagaya ng sinabi mo kanina, grabe yung right click na na-provide na ito ni CCNC. Tapos lagi pa siyang free hit. Yun din. So, hindi siya nauuna ng Penta. Wala rin kasi, kung tutuusin, ang mag-hold lang din naman sa kanya dyan, yung bawang tsaka yung Doom. Kasi yung ano, puro sustain na. Tapos siguro yung Pit of Malice. Kaso nga lang, parang, ang ginagawa na lang nila dyan, parang pinangtatakas na lang din eh, no? Nakita siya dito mga kaibigan. Naispatan yung Bounty Hunter. So, kailangan niya nang tumakas. Ayan na. Nag-expire na yung gust. Kamuntikan pa siya dun eh. Hinabol na siya eh.
Pero this is not supposed to be the net worth ng Medusa na aasahan natin. So, tingnan mo naman yan. 4-9. 6th place. Mas mayawan pa sa kanya yung ano? Yung Brewmaster. Sayang. Yung Underlord nila. Yun. Kita mo naman. And there goes Pycat. He is after Bulgi. Ito, malis kinunod dito mga kaibigan. Doppelganger lang muna. Bulgi mapapaback habang si Pycat maiiwanan at makakapag right click lang. The rest of Optic Gaming nasa top lane, iiwanan si Zai dun sa baba. Pero mukhang tuloy-tuloy lang itong Optic Gaming naman sa pagkuha ng objective yung Gear 2 Tower dun sa taas. No contest from the side of Penta, magde-def pero naku po, na-track si Boogie. May assassinate na paparating, may bailout yan. Kaya kailangan din na mag-ingat, plus the sustain ni TNC. May narinig ako, may dinog. Nga, kaya na nga po mga kaibigan, at mamamatay si CNCC. Alam na ngayon ng Penta yung kanilang priority. Stone Gaze, ginumit, Pycat, nako po, siya yung ginugo. Kailangan niya na makapag-out dyan. Wala pero, na silang pre-hit. Pero kanina, nahuli nga nila si CNCC, tanggal yung mega kill streak, 467 gold para naman kay Knight. Nako, Pycat, tingnan mo, bilis tumakbo. At habang nangyayari yan lahat, Zai will be left alone dito sa may bottom lane. Blink now, completing his Blink Dagger. Eight, going for the reads. 18 minutes na meron siyang jungle sa Blink Dagger. Pero 18 minutes nga rin, 7-5 yung score natin. Wala pa rin first 10 kills. Pero yung 5k gold advantage nandito naman sa Optic Gaming. Dahil na rin sa objective, sana kuha nila. Nanamatay yung gold. Kuha na sana, oh. 5 na sana, pero yung mid lane dito ng Optic will be taken out. Kay Boogie ba yun? Oo. Okay. Yata. Okay. Lipat sila sa may top lane. Kasi nga, nakuha na yung bottom. Punta na sila sa bottom tower. Kasi nakuha na nila yung first tier sa baba. Magsasama-sama ulit dito yung Optic Gaming onto the mid lane. Steady gold lang for both teams. Economic lead na sa own Optic Gaming. Primal split, tipis coming in onto the bottom lane. Makaibigan nandito si Saxa na Cyclone. Delikado dito yung Brewmaster. Naku po, lahat sila nandyan. Ginamit na rin yung jungle. Lahat sila nandyan. Binatuhan pa siya ng coconut si Nine. Tingnan mo naman dito makaibigan. But then Zai, makakatakas lang. Kaso nga lang, kinumit niya yung kanyang primal split. And akala wala siya na pala. Akala niya rin mag-go niya yung Medusa, pero habang nangyari yung lahat, nagkakaroon naman ng space. Ito naman si CCNC para naman mag-push ng middle tower. And then Boogie. Oh, go-go siya ng go-go siya ni Zai. Yun na. Sabi niya, walang bailout to, kaya i-go-go na natin to mga kaibigan. Yun na yung Drunken Haze, the right click damage, pit of Malice though with the Firestorm. Pero nako po, natin na thunderclap lang siya oh. Boogie dropping low, TP out. Wala nang pang-cancel ng TP. So, nag-mimisto lang, sobrang dulas neto nung Underlord. Ganun rin naman kasi si Zai eh. Hindi rin nila mahuli. Pycat. Dito sa kanyang Lincoln, CCNC. Now with the Dragon Lance. Pwede niya pa i-distansya yung sarili niya dito sa kalaban. Sasamahan siya ni PPD somewhere out there. Top 3 sa ating net worth ngayon will come from Optic Gaming. Hanggang ngayon ah, simula mag-start ng game, sila lang din yung pabalik-balik sa ating top net worth. Pero itong si CCNC, isang beses pa lang napapatay. Yun nga lang pagka-commit sa kanya kanina nung Doom tsaka nung Death Ward. Tapos ngayon mukhang gusto naman nilang i-push yung bottom tower. Pero naku po, eto na naman. Si Underlord, okay lang hindi nila makuha si Underlord eh. Basta makumit niya lang yung kanyang bailout. Pero naku po, aabot ba? And it won't. Uwi sa bahay. Wala na silang pakialam eh. Sige lang, kahit di mag-go yung Underlord. Basta walang bailout. Pero ginugulo na nga lang rin nila eh. Dyer's middle tower. Bottom lane din, ginugulo din. Tingnan mo naman, inuumpisahan na yan nila. Pero naku po, Zai will take a tower sa gitna. Kasi ano eh, nagko-commit din na masyado yung Penta Sports naman dun sa bottom lane. Kaya yung dalawang lane naman free. Well said. So sobrang paghahabol din nila kasi dun sa sniper. And Brewmaster, malapit-lapit na sa kanyang Radiance. 2-2 pa yung standing niya dyan. So kaya magiging
galawan dito ng Penta Sports against Optic Gaming. Magsasama-sama Jutsu yung tatlo. The trio, mga kaibigan. Papunta dito, naghahanap sila ng target. Zai, maiispatan dito. Ayun na. Pero naispatan din sila dyan. Kitang-kita namin kayo sa TV-TV, mga sir. Tapos, yung sniper kasama niya dyan. Tapos ito namang Underlord. Binuun niya naman yung hold para naman dun sa team niya. Meron na siya yung Rod of Athos. Wala silang pang-hold kasi. Oh, wala silang pang-hold. Sabi si Ani na rin na doon nga lang din yung garon-garon ako. Ayun naman yung right-click ni DNC. Oh. Mapapaback na, mapapaback na lang talaga eh pag na-right-click ka eh. Well, Medusa will continue to farm. And going for her first damage item. Saksa, may ispatan si Oliver. Pinning. Ayan na. Ano kaya magiging plano dito ng Optic Gaming? What's their next move? Sniper, parating na rin. Pero nako po, PPD though. On to the top lane. Tinatry kasi nila i-go yung Underlord. Pero nako, Oliver, yun nga lang, Oliver mamamatay. Pinagtulungan ni CCNC at ni Saksa. Napakagandang scout nun coming from Saksa. Simula dun sa jungle nila, ano yung sinundan niya. Yan na, nakita na naman si DNC. Sinundan niya yung Medusa hanggang dun sa niya yung sniper eh. Hintay niya yung sniper. Pero right now, isang outer tower na lang yung natitira sa side ng Penta. Yun nga yung magiging problema din nila. Paano ngayon nila gagawin yun na paraan? Man, pero si yun, right-click na naman. Sobrang sakit. Nandyan pa si Saksa. Kaya naman, pero grabe yung perimeter eh, na pag nandyan yung sniper, walang makakalapit dyan. Except na lang siguro kung Medusa. I-force tap niya yung sarili niya papalapit. Kaya nga din maganda yung last pick na sniper. Wala naman kasi lalapit talaga sa kanya dyan. And the Optic Gaming. 23 minutes going for the Roshan. So nakata nila mag-high ground. Pwede lang pala silang mag-high ground. And five cut. Malapit-lapit na sa kanyang Lincoln. Makukompleto na rin dito ni Brewmaster yung kanyang secret. Ayan na. Yung kanyang Greyjacks. And the rest of Penta. Dalawa sa kanila. Nandito sa may top lane. Ayan na naman si Zai. Thunderclap. Gusto nilang ipa-bailout si Boogie. Yan na. May bailout na si... Nakomit na ni Boogie yung bailout. Sobrang tagal kaya ng cooldown ng bailout na yan. 112 seconds. Pero naalala ko pala, yung sustain na na-provide nung WD. Penta na, di ba? Si RMN yung... Alam mo yung sobrang ganda lagi ng posisyon na WD against XF. Uh-huh. Na hindi nahuli. Tapos laging pasok yung death laging ward. Laging pasok yung death ward. Tinatabihan pa. Oo. EPD. Sana pupunta dito yung Optic Gaming. They have the Aegis advantage and the economic lead. 24 minutes in, 8-6 yung score natin. Tapos yung 10,000 gold advantage nandito pa rin sa Optic Gaming. Sniper, magsha-shadow bait pa. Nakakita na sila. Yun nga lang, nahuli si Saksa, mga kaibigan. Konti na lang yung buhay, pero mamamatay siya with a maledict. Hindi na rin siya nakapag-spirit vessel sa sarili. CCNC going for the shadow blade dito. Kompleto na nga. Ipon. Pwede rin naman kasing mag-ano siya, Silver Edge. Ano, Brewmaster, yun na, yung kanyang inihintay na Radiance. Naku, RMN. Ngayon yung maiispatan. Primal Split, kinumit. RMN, bubuhayin ang sarili nilang shrine. And there goes the stun, mga kaibigan. RMN sustaining himself. Pero tinan mo naman yung ginawa doon ng Yudi. Boy, nabuhay. Isa pa. One more hit, pero wala na. Too late, mga kaibigan. O buto RMN, mamamatay. Right clickin na ng sniper. Pero si DNC yung susunod dito. There goes the two-time stun. And DNC will fall. Yun nga lang. Ang dami nga lang nilang sustain. Wala naman silang pang-hold. Ngayon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So anong lane yung uunahin nila dito? Take your pick daw, sabi ng Phantom Lancer. Pero mukhang dalawang lanes ang ipe-pressure nila dito. Na ngayon, meron ng Lincoln. And sa mga kaka-tune in lang, mga kaibigan, this is game number 1, Penta Sports versus Optic Gaming, semifinals ng ROG Masters 2017, live na live sa KLCC sa Malaysia. Nag-aabang na lang dito yung Penta. Oh. I think yung Primal Split, 54 seconds, so medyo matagal-tagal pa. Pero sinusulit na nila yung Aegis. Oh, CNCC has the Aegis. Bloodlust, Madness. Ah,
mo sa Pyke at naman, ginangat-ngat yung tower dun sa may top lane. So, naguguluhan yung Penta kung saan at yung dedep nila. Mukhang tatatlo pa silang lanes. Tingnan mo naman si Sai on the way pa dun sa bottom lane. Yan na. Nay, nako. Nako po. Dinoom yung sniper, mga kaibigan. But there goes the stun. Tipis coming in dito sa may shrine area, mga kaibigan. Ahabulin yung sniper. And he will pop the Aegis. Lahat dito paparating na anong gagawin ng Optic Gaming. Pero yung sniper, pinorstop yung salir, sarili out of the pit of malice. Pero yung stone gaze nga lang nung Medusa, pinahirapan sila. Eto ngayon, ang ganti ng Abe Pyke at simot na simot tong mana ni Nine. There goes the stun. Oh, Nine, four stops out, mga kaibigan. Yung sustain naman dito ni DMC. Dalawa. Grabe! Pero di pa alam sobrang mala impacto. Nandyan na rin itong si Zai. On the way na rin. Lalaban ba sila? Walang sniper yung Optic Gaming. 4v5 tayo. And they go. Ayan na yung bailout na naman. Pero pitong malis. RMN yung mauuna dito. Zai pula ng buhay. Going for the primal split. Mauhuli yung Phantom Lancer natin. Oliver dropping low. One more hit. And mamamatay pa si Oliver. Susunod si Saksa. Pero hindi yata si Saksa yung susunod, mga kaibigan. Si Nine yung hinabol nila dito. They're going for the big fish. Two down from the side of Penta. Susunod pa si DNC. At kita mo naman, di nila pinansin yung bakunat dun sa likod. Pero mga mamamatay pa ata dito si Boogie. Na natin kung mamamatay nga. Pero naku, lumalaban yung kuya mo. Yung pit of malice. Naku, mamamatay si PPD. Boogie, dropping low. I think that's a full team wipe. Full team wipe. Ay! Oh no, namatay pa. Matay siya. Lang. It's a 4. Yung tower. Kasi tower kinancel niya pa. Dapat din niya na kinancel yun. So it's a 4 to 4. Hindi, bali 5. Kasi natanggal din yung Aegis. Kay sniper. Aegis the sniper. At ito, si susunod pa si RMN. Hi, bye yung ginawa dun. Pero Benzer. Dahil nga patay naman yung mga cores na ito, di ni Penta tuloy-tuloy lang na pagpupunta ng lane yung ating dalawang cores. Then Pyke cut. Below 50% health, going for the butterfly. 15-11. Tapos Gem of True Sight naman, binili na. Neto ni Ogre Man. Inis na daw eh. Yun rin kasi no, nung inuna rin nila yung sniper, talagang lima sila agad lima na nandun. Sila agad eh. Sobrang bilis din. Sniper going for the Mjolnir. Na simpleng wave clear lang. Pyke cut naman. Yun na nga. Butterfly. Di lang basta-basta wave clear yun. Talagang damage kung damage. Damage din yun. Bountiful. Kaya natin din yung mga items din sa side ng Penta Sports 9. AC. Shiva's Guard naman. Para kay ano? Boogie. Pero ito RMN. Kaya natin yung Medusa. Butterfly din. Butterfly lang. Pero naku po, something's happening. Boogie. May ispata ni Saksa. Oliver, nandito eh. Pit of malice. Akala niya nandun. Pero nako, dun nga lang sa may taas, mga kaibigan. Mamamatay si Nine. And the bailout once again. Pero maiiwan si Oliver. Oh no! Iniwan mo kong nag-iisa. Ano death ward? Nandun pa din. Naglalakbay sa gitna ng dilim, mga kaibigan. Walang mana. Double kill by Zai. Mamatay-matay si CCNC dun sa death ward. Kaibigan pa siya dun eh. Pero 4 to none. Tapos, buyback status. Eto isa lang meron. Si Medusa lang. Ayan, si Medusa lang yung meron. Dalawa pa meron sa OG. Optic Gaming. Pero ayan, mukhang tutuloy nga sila dun naman sa Gear 3 Tower dun sa taas na binawasan na ng binawasan yung PL kanina. Boogie right now, Thunderclap, right clickin si Boogie, wala kang bailout kuya! And Boogie is down, well played, buyback Medusa. Mega kill, Boogie for 99 gold para kay CCNC. Nagupo pa yata nila to, Zai, may primal split, inumit, Medusa. Ginugo nila dito mga kaibigan, yan pa yung ignite, RMN will be taken out, yung undying. Oh, the undying. Pero naka-doom na naman. Oh, na Oliver, di mo nira right click nung PL. Oliver, aabot ba? Die back yung Oliver. Double kill by Zai. DNC. Siya ngayon yung hinahabol. And I think this is game number one. A full team wipe for Nabuhay Optic Gaming. Nabuhay pa si ano. Naka-doom yan kanina. Nabuhay pa siya. GG will be called 31 minutes for Optic Gaming. And the sniper. 11. CCNC. Parang MVP. Para simula't simula, alam na ng Optic Gaming yung plano nila eh.
Shutdown Medusa, wag siyang hayaan mag-farm, and then... Wag patagalin yung laro. Wag patagalin yung laro. Yun yung pinakakailangan na kailangan kapag ang kalaban mo Medusa. Yep. So, shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin via Twitch and Facebook. Hello, hello sa inyo dyan. I'm General Tuna. Kasama ko si Rain and we'll be your casters for the rest of the series. Last series na natin ito, mga kaibigan, pero hindi pa nagtatapos. Can Penta Sports force a game number 3? Yan yung magiging tanong. More Dota action coming your way dito sa ating coverage ng ROG Masters 2017 right here at WomboXCombo. Hashtag ready 24/7.